Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay nasa 15 kabanata na tayo ng ating kwento. Ngunit bago tayo magpatuloy, please hit the subscribe button as well as the bell icon. At huwag din kalilimutang i-like ang ating video. Gracias! Dumating na ang araw ng paglilitis. Isa-isang nagsidatingan ng mga tao sa loob ng hukuman. Kabilang dito si Anton kasama ang abogado nito. Bulungan ng mga tao nangingibabaw sa loob. Maya-maya, unti-unting tumahimik ang mga ito. Tanging yabag lang ng sapatos ng mga pulis ang nadidinig. Dumating na si Alina na inaalalayan ng dalawang pulis dahil nahihirapan na itong maglakad. Nalalapit na ang kanyang panganak, kaya naman, singkad na ang laki ng kaniyang tiyan. Lumipas ang ilang minuto, pumasok na ang judge. Isinagawa na ang seremonya bago mag-umpisa ang paghahatol. Pagkatapos ay nagsiupo na ang lahat. Tulala sa kawalan si Alina. Nawawala na ng pag-asa na manalo sa kasong ito. Iniisip niya ang magiging kapakanan ng anak sakaling siya'y mabilanggo. Hindi namamalaya ng babae, tumutulo na ang kanyang mga luha. Wala na siyang kakampi. Ni hindi siya pinuntahan man lang ng ina o ni Kayden. Ngunit wala din sa kabilang panig ang kanyang inang si Isabel. Nasaan kaya ito? Bumalik lang si Alina sa wisyo na kinalabit siya ng kanyang abogado. Alina, huwag kang mawala ng pag-asa. Maipapanalo natin ang kasong ito. Pagpapalakas ng attorney sa kanyang loob. Tipid lang nang umiti si Alina. Alam niyang hindi na siya babalik pa sa normal na pamumuhay. Bumalik sa kanyang alaala ang pinagdaanan nila ni Kayden. Kung paano sila nagplano ng pagbuo ng pamilya at kung paano sila sinubok ng tadhana. Ngunit wala na ang lahat ng iyon. Humawak siya sa kanyang tiyan. Kinausap niya sa isipan ang batang nasa sinapupunan. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha ni Alina. Tinapik siya ng abogado sa balikat nang mapansin siyang umiiyak. Tipid itong umiti sa kanya, saka tumayo. Nagsalita ito, "Your Honor, I present to you this evidence na magpapatunay na self-defense ang ginawa ni Alina. Proceed." Wika naman ng judge. Ang cellphone na ito ay pagmamay-ari ng katulong ni Alina na si Wanda. May I request Miss Wanda Santos to proceed in the witness stand? Tumayo ang katulong ni Alina na noon lamang niyang napansin na kasama pala nila. Nanumpa ito at saka nagsimula sa paglalahad. Nagvi-video po ako noon sa kusina ng aking sarili habang sumasayaw. Maya-maya po, may kumatok sa pintuan. Mabilis po ang mga katok kaya naiwan ko ang aking cellphone na naka-play dahil nga sa pagmamadali. Binuksan ko po ang pinto at bumungad sa akin na mukha ng isang lalaki. Ito po ay nakilala kong si Justin. May itinakip po siyang panyo sa mukha ko at nagdilim na ang aking paningin. Nagising lang po ako nang may madinig akong mga kalabog sa kusina. Dali-dali po akong pumunta doon at nasaksihan ko po ang duguang katawan ni Justin. Nang natauhan po ako, saka ko nang naalala ang cellphone ko at dali-dali ko itong kinuha at saka itinago. Sa mga panahon pong iyon ay nakaplay pa din ang video.
Natakot po ako, kaya ko itinago na lang. Salaysay ni Wanda. Ipinlay ng assistant ang video na nakunan at tumambad doon ang eksena na naganap noong gabi. Kitang-kita ang lahat ng ginawa ni Justin kay Alina. Nagulat dito si Alina. Hindi siya makapagsalita. Hindi din siya makapaniwala na may ebidensya palang ganun. Sa kabilang banda, nagsimulang umalma si Anton. Gawa-gawa niyo lang yan upang pagtakpan ang kanyang kasalanan! Galit na sigaw nito. Nagwala si Anton kaya nagkagulo ang lahat. Ngunit naagaw ang atensyon ng lahat nang pabalagbag na bumukas ang double doors ng hukuman. Apat na pulis ang pumasok sa loob. Dumako ang atensyon ni Alina sa kanyang ina at kay Kayden na kasunod ng mga pulis. Hindi niya inaasahang magpapakita mga ito. Ngunit nang higit na umagaw ng kanyang atensyon ay ang babae sa gitna ng mga ito. Kay tagal na nang huli niyang makita mukhang ito. Napakuha ang mukha niya sa dala nito. Isang sanggol. Napangiti siya ng mapait. Kitang-kita niya kung paano alalayan ni Kayden ang dating katulong. Si Lala. Ang dati nilang katulong na si Lala. Kaya pala ito naglaho ay dahil may anak na ito. Bakas niya ang saya sa mukha ni Kayden. May hapdi siyang nadama sa may bandang puso. Kaya yata hindi na ito nagpapakita sa kanya. Masaya na ito. Tumuloy ang mga bagong dating sa loob ng hukuman. Naglakad na mga ito hanggang makaabot sa harap ng kumalman ng si Anton. Bawat kilos ng mga bagong dating ay pinagmamasdan ng lahat. Dahan-dahang iniabot ni Lala ang hawak na sanggol sa kaibigan ni Alina. Si Hazel na noon lang niya na napansin na nandoon. Maya-maya, isang malakas na sampal ang nag-eko sa loob ng hukuman. Napasinghap ang mga nanonood. Walang hiya ka! Totoo nga kung ano ang puno, siya ang bunga. Gaya ng anak mo. Nanggagahasa ka din ng babae na ang nais lamang ay mamuhay ng maayos. Naaalala mo pa ba, ha? Naaalala mo pa ba noong nagmamakaawa ako sa iyo na itigil mo ang panggagahasa sa akin? Mas masahol ka pa sa demonyo. Magsama kayo ng anak mo. Nangangalaiti sa galit si Lala habang nagsasalita. Naagaw lamang ang atensyon ng lahat nang ipinukpok ng judge ang kanyang gavel sa block. Iniutos nito ang pananahimik ng lahat saka sinabi ang kanyang hatol. Si Alina Sandoval ay pinagsasawalang sala dahil napatunayan na self-defense ang kasong ito. Wala nang karagdagang impormasyon pa. Paghahatol naman ng judge. Ngunit dahil pumanaw na si Justin Almando na guilty sa kasong rape, ay wala na tayong hahatulan. Case dismissed. Desisyon ng judge at saka ito tumayo at umalis kasunod ng mga alalay. Hindi makapaniwala si Alina. Kanini lang, umiiyak siya habang iniisip ang kahantungan nila ng kanyang anak sakaling siya ay makulong. Ngunit ngayon, heto at napatunayan siyang walang sala. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Umalingaw-ngaw ang pag-alma ng kanyang tito Anton nang lagyan ito ng posas ng pulis na kasama ng kanyang ina. Ikaw, Anton Almando, ay aming inaaresto sa kasong panggagahasa. Mayroon na kaming warrant of arrest para sa iyo. Paliwanag ng pulis. Nagsampa si Miss Lala Gaston ng kasong rape laban sa iyo. Sa presinto ka na lang magpaliwanag.
Umalis na ang pulis, tangay ang kanyang Tito Anton. Doon na pagtanto ni Alina. Kaya pala nawala ang dati nilang katulong ay dahil nirape ito ng kanyang stepfather. Nagdidiwa ang kanyang mga kaibigan at attorney dahil naipanalo nila ang kaso. Sa kabila ng mga pinagdaanan ni Alina, may galaksiyang nadama sa puso. Sa wakas, makakapiling niya ang kanyang anak at hindi na niya kailangang magdusa pa sa kulungan. Malaya na siya. Sana nga, malaya na siya. Malaya na mula sa mga hamon at kabiguan. Sana nga. Sana. At dito nagtatapos ang 15th kabanata ng ating kwento. Ngayong malaya na si Alina mula sa bilangguan, matutuloy pa kaya ang malayang pag-iibigan nila ni Kayden noon? O baka kapwa na nilang palalayain ng isa't isa? Ang lahat ng ito ay ating aabangan sa susunod at huling pahina ng Aklat ni Evan.